sobrang galing nila, sobrang professional po talaga. As in, every time na on cam professional, tapos kapag off cam na kami, eh nakulitan na, ang gaan po nila katrabaho, parang naglalaro lang kami. Hello, Pepsters! Welcome to Pep Spotlight. And kasama natin ngayon ay ang isa sa mga bagong actors na aabangan natin na part ng MMFFMV na huling ulan sa Tag-Araw. We have John Gabriel. Hello, everyone. John. Hello, Sir, Sir GMP. No? Magandang ano po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan. Sa lahat po ng nanonood sa atin dito ngayon sa Pep, magandang araw po. Sana masarap po kinakain nyo. Correct. And Merry Christmas, syempre. Merry Christmas po. Ayan po. Holidays na. And syempre, kasama ng holidays ay showing na ang inyong pelikulang huling ulan sa Tag-Araw. So, una sa lahat, congratulations. Dahil, so of course, the movie, no, after how many months of waiting natin na ipalabas na and part pa ng MMFF. So, kamusta? Ano ang feeling, John, that, you know, it's part of MMFF? Well, first of all po, Sir Jimpy, sobrang thankful po ako dahil nabigyan po ako ng opportunity na isang baguhan lang po ako mapasama sa napakalaking pelikula, tapos kasama pa sa Metro Manila Film Festival. Kababalik lang lahat ng sinehan. So, sobrang thankful po ako. Una-una po kay Lord, tapos sa management ko po. Sobrang thankful po ako sa binigyan na opportunity sa akin. And of course, sa mga producers and sa directors po natin sa Heaven's Best. And kay Ma'am Harleen po. Yan po, ano. Correct. Congratulations. Ayan na nga. And ang laki ng movie, di ba? Siyempre, first movie Opo. Din ng ano, tambalan ni Rita at saka ni Ken. Totoo Pero po. Ano ba ang role ni John? Just in case sa mga hindi pa nakakapanood ng huling ulan sa Tag-Araw, ano? Ano ba ang role ni John dito sa movie? Well, gagampanan ko po dito ang karakter ni Oliver. Isa po ako sa mga kaibigan ni Luis, which is si Ken Chan. And masabi ko, isa ako sa mga ano eh, magdadala kay Ken Chan sa aabangan nyo yan. Hindi nyo pala aabangan, panoorin nyo na lang pala yan. Kasi talagang ano po eh, yung twist, may twist po tayong ano dun eh. May twist tayong dapat panoorin dun. Talagang magdadala sa inyo sa roller coaster vibes. Yun po. Taray, no? Ano? Roller coaster vibes. So, but, well, sabi nga ng mga nakapanood na, no, na medyo grabe nga daw ang roller coaster of emotions na ma-feel talaga dito sa huling ulan sa Tag-Araw. So, kasama ka pala doon sa magko-contribute doon sa mga ganap-ganap. Yes po, talagang, ay, don't miss out. Pero, nako, no, so isa ka sa mga friends ni Ken, kasama ka din, just in case ha, para sa mga hindi pa nakakanood, kasama ka din ba dun sa ano, kasi diba seminarista siya, so ano ka ba, nasa outside world ka na ba, or part ka nun, nung world niya na yun? Okay, Sir Jimpy, no, nandun ako sa ano eh, isa ako sa mga childhood friend ni Ken dito, hindi po ko seminarista dito, isa po akong basketball coach. And, hindi lang basta basketball coach. May something, kaya, okay, o, sige. Kaya please, panoorin nyo na lang. Yan, ako naman. Grabe si John, no? Grabe ang ano, ayaw mag-spoil ng mga ayoko po. Tahot ka ba? Baka mamaya biglang madulas ka sa mga ano, kwento. Baka may pre-empt ko eh, ma-spoil ko kayo guys, pasensya na. Correct, oo, okay lang naman. Pero kasi kanina, no, sa off-cam na papag-usapan namin ni John na this is his first movie pala talaga. So, una muna sa lahat, how did you get your role as, ano, Oliver? Well, Sir Jimpy, nagsimula ako as extra. Nagta-talent lang po ako before. Diba? And then, itong role po na to, in-offer po sa akin ni Daddy Wawi. Daddy Wawi, which is my manager po. And then, sabi, diba pandemic po, diba? Walang-wala na lahat. Tapos, nung ginagawa itong pelikulan to, in-offer direct Louie kay Daddy Wawi yung role para sa artista po niya, which is napunta naman po sa akin. And then, sobrang thankful po ako dahil, wow, big break, ano to, ito na yung big break ko. Kasi, ano po eh, big production, big directors, big actors, halos lahat big po.
So nung nakuha ko na po talagang nag-prepare ako dito sa role na to, talagang nagpalin ako, basta ay aabangan niyo rin yung lean natin diyan. Nagpalin ako ng katawan and then inaral ko yung script talaga, as in binasa ko buo. Tapos ayun. Ganun po ako nag-ready sa role and yun po yung pagko sa akin ng role, sobrang tuwang-tuwa ako and sobrang thankful at the same time. Correct. For sure, pinag-aralan mo ng bongga because opo. Very rare yung opportunity and at the same time, during the pandemic pa nangyari, di ba? So, paano mo maiisip na mag, nung panahon na sabi mo, walang-wala and then biglang may opportunity na dumating for you? Sobrang blessing po talaga, di ba? So, congratulations, no? Hindi kasi, syempre, ang hirap, di ba, sa ano, sa mga ganap-ganap ngayon. Hindi mo alam kung ano next. So, at least he had this film. O, kamusta naman working with, ano, Rita and Ken, of course, ang Rit Ken, na talaga namang napakadami yes. fans. At hindi na maraming fans, mahusay umate, di ba? Totoo po. Sobrang galing nila, sobrang professional po talaga. As in, every time na on-cam professional, tapos kapag off-cam na kami, eh, nakulitan na. Ang gaan po nila katrabaho. Parang naglalaro lang kami. Alam niyo, parang nag-PBB kami ng, kasi nasa lockdown kami, nasa bubble kami. So parang nandun lang kami sa ano, sa isang lugar, magsama-sama, kaya yung closeness po namin, yung bond po namin, talagang nabuo agad, parang within 3 days pa lang, ano na kami, kulitan, talagang kantsawan, ganoon, sobrang, good vibes po lahat sila from the directors from the crew hanggang sa directors natin, sobrang galing, babaik talagang wala po masabi, so si lalo si Direk Louie, sobrang wow, one take rehearsal take, okay. Cut na yon, okay na, ganun po si Direk Louie, sobrang chill niyang ka-work po, lalo na yung weekend po talaga, ang galing. Ang gaan ko work. Ang bilis nila magtrabaho. Correct. So at least naman ganun ng ano mo, first experience sa ano, okay. Yung paggawa ng movie. Oo, opo. Sobrang, kasi, ano, hindi ko makakalimutan. Hello, Pepsters! Ayan, panoorin po natin ang huling ulan sa Tag-Araw showing na po. Directed by Direk Louie Ignacio, starring Rita Daniela, Ken Chan, Ate Lotlot de Leon, Mr. Richard Yap, and of course, introducing yours truly, John Gabriel. Sabay-sabay po natin panoorin to sa mga ating buong pamilya.